kung anong kinatahimik ng Bulkan Taal nito mga nakaraang araw. Salamat po, salamat, salamat, maraming salamat. Siya namang pagsabog sa tuwa ng mga residente ng Tanawan, Batangas. Pabalik na. Dahil sa wakas, matapos ang mahigit 2 linggo sa evacuation center, ay pinayagan na silang makabalik sa kanika nilang mga bahay. Ibinaba na kasi ng FEVOC sa Alert Level 3 ang bulkan. Abay, tuntua ko kapit kami nakabalik na dito sa amin, sir. Si Aling Glesi, magkahalong emosyon daw ang nararamdaman. Kahit na masaya kami nakabalik, kaya lang ho, tingnan nyo naman ho ang aming itsura ng kapaligiran namin. Wala ho pa kaming tubig, walang kuryente. Pero mas mabuti na raw ito kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Kaya ngayon pa lang ay sisimulan na raw niya ang paglilinis ng kanilang bahay. Sa Lemery, Batangas naman, tuloy rin ang pagtanggal ng abo sa kalsada. May ilang establishmento nga na puspusan na ang pag-aayos para sa balak na balik operasyon bukas. Continue lang ang buhay. Life must go on. Ito naman ang bumungad sa akin sa bayan ng Agoncillo. Ang paligid, wala halos ibang kulay kundi abo. Naka-lockdown pa rin ito. Pero may mangilan-ngilan na sinamantala ang 4 oras na window hours para maglinis. May ilan namang pumalaot na. Pero hindi ang mga nasiraan ng bangka. Pero kung ang iba nakauwi na. Si Cristobal, wala ng bahay na nabalikan. Lubog na kasi sa tubig ang kanyang bahay at wala nang mapapakinabangan dahil tuluyan na itong nawasak. Okay, biglang nalungkot dahil nga doon sa nakita ko sa aking mga bahay. Isang buwan pa lang namin ang nagastos ko dyan ay kulang 200 libre sa bahay. Isang buwan namin tiniran yun, ko naman agad na. Bago sumabog ang Bulkan Taal, hindi naman daw umaabot sa kalsada ang tubig sa lawa. Dati raw, kung makikita nyo yung bahay ni Cristobal sa likod, 20 metro pa, o doon sa balsang yon nagsisimula ang tubig sa lawa. Ang katabing bahay nga ng kanyang kapatid, bubong na lang ang natira. Ito po, ang bahay ko, ang nangyari ay ikaw ngayon, halos hindi na po makita. Tubig? Puro tubig na. Isang yero po ang nakalutang. Mahirap man daw ang sitwasyon nila ngayon, para sa mga residente ng Batangas, ang kanilang pagbabalik sa kanika nilang mga tahanan ang hudyat ng kanilang muling pagbangon. Mula rito sa Tanawan, Batangas, I am Nico Wahe and I stand for truth.